Sa video na ito, i-share ko sa inyo ang 10 kamalian ng mga small YouTubers kung bakit di nag-grow yung YouTube channel nyo at kung paano ito maiwasan. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang yung subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga videos tutorial, video tips, nang sa ganun ay may share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Kung gusto niyo pala ma-shout out sa susunod na vlog ko, sagutin niyo lang ang tanong na to at i-comment niyo lang sa baba ang mga sagot niyo. Our topic for today, i-share ko sa inyo guys yung mga kamalian ng small YouTubers na dapat nyong iwasan at paano ba ito maiwasan. As a small YouTubers, marami pa tayong hindi alam na mga dapat gawin at hindi dapat gawin guys sa mundo ng YouTube. Kasi ang akala natin kapag nag-upload tayo ng video, yung basta-basta na lang tayo mag-upload ay magpo-promote na ni YouTube ang ating mga videos, pero hindi natin alam na hindi pala yun ang tamang paraan ng pag-upload ng inyong mga videos or ating mga video. Number one, optimize your video. Napakahalaga guys na i-optimize nyo ng mabuti yung inyong mga ina-upload na videos para ma-recommend ni YouTube algorithm ang inyong mga video, at dapat yung thumbnail nyo is clickable, yung title nyo is clickable, at yung description nyo is mayroon siyang laman. Kung ano yung nasulat sa title ng videos nyo, dapat ilagay nyo yun sa description nyo ng paulit-ulit para maintindihan ni YouTube algorithm kung ano yung laman ng mga videos nyo. Imagine guys, every day, million, thousands ng mga content creators ang mga nag-upload ng mga videos. Kaya kapag hindi maganda yung thumbnail nyo, walang mag-click ng videos nyo. Kaya dapat guys, gumawa kayo ng clickable thumbnail at clickable title. Take note, dapat yung thumbnail nyo is related naman doon sa mga video content nyo. Number 2, be consistent to your niche. Why being consistent is important? Kasi guys, napakahalaga na maging consistent kayo sa inyong niche. Alam niyo kung bakit? Kasi malilito yung mga viewers mo kung ano ba talaga yung nilalaman ng YouTube channel mo. Kasi nag-subscribe nga sila sa inyo dahil nagustuhan nila yung video mo na cooking vlog or cooking tutorial, pero at the next day pinalitan mo uli yung niche mo na naging mukbang or naging travel vlog or naging makeup tutorial. Kaya may posibilidad na mag-unsubscribe sila sa inyo kasi hindi na nila alam kung ano yung laman ng YouTube channel mo. Pero okay lang yan guys, it is okay na mag-upload lang kayo ng mag-upload kung baguhan pa lang kayo or kasi simula nyo pa lang ng YouTube channel nyo. Kasi hinahanap nyo pa kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto nyo gawin sa channel nyo. Pero mga after 1 year, 2 years, kailangan nyo na mag-stick to your niche kasi napakahalaga guys ng being consistent. Number 3, avoid long intro. Ito guys, guilty din ako nito kasi gawain ko to dati. Napakahaba ng intro ko, umaabot minsan ng 60 seconds. Pero na-realize ko guys na yung mga viewers ko, mga viewers natin, hindi sila interesado sa intro natin. Kasi guys, yung ibang mga viewers, wala silang time doon sa ating intro. Hindi sila pumunta sa ating channel or hindi sila nanood ng video natin dahil sa ating intro, diba?
Kaya kapag mahaba yung intro natin, mag-click out sila at maghanap ng ibang creator. Kaya iwasan nyo guys yung mahabang intro. Number 4, stop worrying the numbers and analytics. Ito, guilty din ako nito guys kasi lagi ko rin itong ginagawa. Lagi din akong nag-worry. Tini-check ko yung subscriber count ko, yung views ko. Pero mali siya guys kasi masistress lang tayo at mawalan tayo ng tiwala sa sarili or mawalan tayo ng pag-asa kapag every day, every time tini-check natin kapag may nagdagdag ba sa ating views, may nagdagdag ba sa ating subscriber. Instead, focus kayo guys sa inyong content. Yung quality content, mag-focus kayo sa inyong thumbnail, pagandahin nyo yung thumbnail nyo, yung quality video nyo, kung ano ba yung maishishare mo sa mga viewers mo na may makapulutan, makakapulot sila ng aral or mai-entertain sila instead na chine-check mo lagi yung views mo, yung subscriber count mo kung mayroon ba na ad. Number 5, quality versus quantity. Ito guys, gawain din ito ng mga small YouTubers na napapansin ko. Sa akin, ganito din dati ang ginagawa ko. Every day, nag-upload ako ng videos, which is, hindi ko naman sinasabi na pangit yung video ko or wala siyang quality. Pero guys, mas okay yung twice or three times a week kayo nag-upload, pero dapat maganda yung quality ng video nyo. May kapupulutan ng aral yung mga viewers nyo. May entertain ba sila sa video mo? Instead na everyday mag-upload ka na wala man, wala lang katuturan yung mga in-upload mo, basta naka-upload ka lang ng videos. Number 6, subscribe to other channel without watching their video. Napaka-wrong siya guys, very wrong siya na magsasubscribe ka lang ng sa ibang channel na hindi ka man lang nanood ng video nila. Kasi madidetect yan ni YouTube kung bakit ka nag-subscribe na hindi ka man lang nanood ng mga video ng content creator. Kaya dapat bago kayo mag-subscribe, manood muna kayo ng video kahit mga 5 minutes lang para hindi siya ma-detect ni YouTube. Number 7, avoid sub to sub. Ito guys, ginagawa ko rin to dati, di ba? Kahit kayo, alam ko ginagawa nyo yan. Pumunta kayo dun sa mga channel na malalaki at nag-comment kayo dun na sipain mo ako, ganito, bisitain mo ako. Very wrong siya guys kasi alam nyo kung bakit. Kasi kapag totoong subscriber mo sila, manunood at manunood talaga yan ng mga video mo or isa sa mga video mo kapag sila ay organic subscriber mo, hindi yung nag-subscribe lang sila sa channel mo pero hindi nila pinapanood yung video mo dahil parang utang na loob lang dahil nag-subscribe ka sa kanila, nag-subscribe back sila sa'yo at yun lang. Pero guys, kapag totoong subscriber mo talaga guys, napaka sarap sa pakiramdam kasi tuwing nag-upload ka ng mga videos, nandun sila, nagsusupport, nagko-comment at nag-subscribe talaga sila sa channel mo dahil nagustuhan nila yung content na sinishare mo sa kanila. Kaya iwasan nyo guys mag-sub to sub. Number 8, not replying your viewers. Guys, napakahalaga na replyan nyo yung viewers nyo kapag nagko-comment sila sa video na ina-upload mo. Kasi napakahalaga ng engagement at natutuwa yan sila kapag naka-receive sila ng reply galing sa'yo o i-heart mo yung comment nila. Kasi di ba tayo, ako may iniidolo akong content creator at nag-comment ako doon sa video niya at nag-heart siya at nag-reply. Di ba, napaka-happy ng pakiramdam, napakasaya, di ba? Kaya napakahalaga din guys na replyan nyo yung mga viewers nyo. Number 9, it's not all about revenue or income. Nag-join ako dito sa YouTube guys, hindi lang dahil gusto kong magkaroon ng maraming pera kaagad. Kasi kapag isipin nyo yan na mag-join kayo sa YouTube dahil kikita kaagad kayo is very wrong guys. Kasi dito sa YouTube, it takes time na kumita ka dahil dati kasi guys, akala ko nung na-monetize na ako, akala ko kikita na ako or sasahod na ako buwan-buwan. Pero hindi siya guys.
napakaliit lang ng kita dito sa YouTube. Pwera lang siguro kapag sikat ka na talaga, kagaya nila iba na Alawi, nila Uncortis, ayan, na malaki na yung mga income nila. Pero tayong mga small YouTuber guys, napakaliit lang ng income, pero i-enjoy nyo lang. Ako guys, in-enjoy ko yung ginagawa ko at marami akong nakikilalang mga iba't ibang kaibigan, mga bagong kaibigan sa iba't ibang mundo ng YouTube. At natutuwa ako dahil nag-join ako dito at na-enhance ko yung aking knowledge, yung talent ko, at na-share ko sa inyo yung kaalaman ko sa pag-i-edit ng mga videos. Kagaya ng YouTube tutorial, nagpo-focus ako ngayon sa video tips, video tutorial, at natutuwa ako at na-share ko sa inyo guys ang kunting kaalaman ko. Hindi lang dahil kikita ko dito sa YouTube, kaya nag-join ako. Kaya wag na wag niyong isipin yan guys, na kapag nag-join kayo sa YouTube, kikita ka agad kayo ng malaking pera. So the last one is not using YouTube features. Maraming mga new YouTubers, mga small YouTubers na napapansin ko, kasi minsan nag-check ako guys sa mga small channel na hindi gumagamit ng YouTube features, kagaya ng in-screen, info cards, at saka playlist. So ano nga ba itong in-screen guys? Ito yung in-screen yung makikita nyo sa hulihan ng video ko, or sa hulihan ng video na pinapanood nyo yung mga cards. 4 siya or 2-1. Na kapag kinlik nyo yung video na yun, ma-automatic kayong pupunta doon sa isa pang content at nakakatulong siya guys sa inyong watch hour. Kaya napakahalaga guys na gamitin nyo itong end screen at saka info cards. Itong info cards naman, kagaya din siya ng end screen na makikita nyo dito na nag-a-appear siya sa likod na suggested videos. At kapag kinlik din yan ng viewers nyo, madadirect din sila sa isa nyo pang videos at nakakatulong din siya sa inyong watch hour. Ang kahalagahan naman ng playlist guys ay naka-organize yung inyong mga videos. Halimbawa, mayroon kayong live streaming, mayroon kayong makeup tutorial, dapat naka-organize siya doon sa playlist para kapag manood yung viewers nyo, hindi na sila malito, hindi sila mahirapang hanapin yung mga videos nyo. At alam nyo ba na pinopromote din ni YouTube yung mga videos na mayroon na gumagamit ng YouTube features kagaya ng in-screen, info card, at playlist. Thank you so much guys for watching, and if you have any question, suggestion, request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang yung subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!